pansit, hopya, tikoy sa tukil. Sa dami ng mga pagkaing inangkin natin mula sa mga Tsino, napakahirap nang sabihin kung alin ang sa kanila at alin ang Pinoy na Pinoy. Kung hey Fat Choy, penging tikoy. Tara, dito tayo manghingi sa Nagcarlan, Laguna, kung saan may Pinoy touch daw ang kanilang tikoy na iniluluto sa kawayan. Umaga pa lang, sinisipat na ni Tatay Bernabe ang mga kawayan sa kanilang bakuran. Pinuputol niya ito. Sinusukat. Hinahati-hati. At nililinis para gawing lutuan ng kanilang tikoy sa tukil. Ang version ng mga Tigalaguna ng Chinese tikoy. Inihalo ang malagkit na bigas, asukal, condensed milk, keso at itlog. Paghalong-halo na siya, saka dadalhin sa gilingan. Isinali ng mga giniling na sangkap sa mga tukil, tinakpan ng dahon ng saging, tinalian at saka pinakuluan sa loob ng 8 hanggang 10 oras. Matamis, saka malagkit, dumidikit sa ngipin. Isang beses, ako ay nakakita ng nasa kawayan. Bumili din ako. Tinikman ko. Sabi ko, malaki ang pagkakaiba. Kapag panahon ng Pasko at Bagong Taon, ang mga taga-Nagcarlan ay nagluluto ng tikoy. May similarity doon sa texture. Siguro ang iba lang talaga ay kulay at saka syempre may mga ibang ingredients na niakma natin sa sariling panlasa ng mga Pinoy. Malagkit, sa ngayon ang alam ko ang ginagamit nila, yung malagkit na sungsong. Kasi yun daw yung magandang klase ng malagkit. Ang tikoy sumisimbolo sa mas matibay na relasyon ng pamilya at mas mataas ding kita. Noong una-unang pag-post ko niya, ako'y kumikita lang na 10,000 sa isang deliveran. Ngayon ay dumoble na siya. Isa pa sa mga pagkaing Tsino na paborito naman ng mga paasa, ang hopya. Salitang Hokkien na ang ibig sabihin, good pastry. Bukod sa hopyang baboy at hopyang munggo, marami na rin ngayong iba't ibang flavors ng hopya. Ang panaderong si Jay nakaimbento ng 8 flavors. Yema, ube, choco, pandan, cookies and cream, strawberry at langka. Lasang-lasa ang sarap ng yema. Dating OFW si Jay, kinalaunan, umuwi siya ng Batangas at nagtayo ng sarili niyang panaderya. Simula ito noong 2016, hindi sa akin galing, bali doon sa kapatid ko. Nung simula ay pastillas hopya. Iba yung timpla ko, merong matigas, merong lubsak, sobrang lambot. Mas maraming comment na mas masarap yung palpak, yung mas malambot. Ngayon, kada araw, nasa 5,000 hanggang 10,000 flavored hopya ang kanilang nagagawa. Kung ngayon, yung giba-giba namin bahay, napaayos ko. Yung aking anak eh, nasa private naman ang school. Nakakamanga. Bigay ng Diyos. Isa pang Chinese delicacy na malapit sa dila at bituka nating mga Pinoy ang siopao. Hango naman sa salitang Cantonese na siubao. Ibig sabihin, hot bun. Ang kadalasang palaman o filling nito, asado o bola-bola. Pero dito sa Cebu City, ang filling ng kanilang siopao, lechon. At ang hugis ng mga ito, ulo ng lechon. May lechon business ako. With our excess supply of lechon, how we could transform it about making it into a siopao. Yung goal talaga namin para for all na matikman ng lechon Cebu. Ito na ang ating lechon paws. Mas malaman po siya. Lechon na lechon talaga yung laman po.
Bukod sa kanilang original lechon recipe, gumawa na rin sila ng dinuguan at lechon paksiw siopaw. Para sa iba pang authentic Chinese food, Binondo trip tayo kung saan makikita sa gilid ng mga kalsada ang mga nakahilerang palayok na ang laman Manhyong Ginger Duck. Gawa ito sa isang buong pato na hinaluan ng piniritong luya, Chinese wine at ang kanila raw sikretong special sauce. Ang mga sangkap pinakuluan sa o palayok na nanggaling pa raw ng China sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Tama yung timpla, medyo manganganghang. Ayon sa mga Chino, mas malasa raw ang manyong kapag iniluluto sa basag-basag na o. Mundo ay chinchia o takike tijita. Ano ay rong ajakyo na ay tingka na isang chong. Chong ay tiyam ay, chong ay tiyam, chong ay tiyam siya itang lang siya, chong ay kihong ay hong sibe. Sa isa naman sa pinakamatandang Chinese restaurant sa Banawe, dinarayo ang 8 Treasures Machang o Chinese sticky rice na may halong ulam. Meron itong malagkit na kanin, karneng baboy, manok, mushrooms, dried shrimps, kastanyas, abalone, white beans, at scallops. Saktong 8 ang sangkap nito dahil sa paniniwala ng mga Chinese, swerte ang numero 8. Nangangahulugan daw kasi ito ng kayamanan at yabong. Papakuluan natin siya for 2 to 3 hours. Iba-iba lasa, parang may ulam ka na, may aning ka na. Isa pa sa kanilang best sellers, duck miswa soup with Chinese herbs na mainam daw sa mga matatanda, lalo na yung mga may sakit. Hindi siya yung typical na nakikita natin na L'Oreal. More of your everyday food. Sisear muna natin yung ating pato. So after natin lagyan ng stock, i-slow cook na natin siya for mga 2 to 3 hours. Haoche, masarap sa salitang Chino. Naway masarap din at swerte ang pasok sa inyo ng Chinese New Year. Good vibes!